ating videos ngayon is about a video reaction kay Leo Francis Leo Marcos na binabati ko ngayon ni Arnold Gabio. Tara, silipin natin at panoorin, at kayo na ang bahalang humusga. Kaya tara, panoorin natin. Arnold, alam mo ba ibig sabihin ng 750 tan? Yung buong bayan mo, pwede kong tabunan ng bigas sa dami ng bigas na pinamigay ko. Buong bayan mo, yung kung saan kang bayan ka, halimbawa, taga Quezon province ka, o yung bayan mo sa Quezon, baka natabunan na ng bigas. Alam mo ba yung last week, kung nakakailan na ako, 26,000 sakong bigas na yung ipinamimigay ko mula sa sarili kong bulsa. Kaya kayo mga broadcaster, bago sana kayong kumaknak, mag-aral kayo mabuti. May pa-imbestiga ka bang nalalaman sa NBA? Dapat yung mukha mo, pa-imbestigahan mo. Ang laki ng mata mo. Diba? Laki ng mata mo, hindi bagay sa ulo mo. Pero yun mo, pagod na ako, yan pambababalitaan ko ting umaga. Dapat di ko na kayo pinapansin eh. Kasi mga kababayan, no, ganito yan kapag nakinig kayo ng news. If you don't hear the news, you are uninformed. But if you do read the news, especially dyan sa mga ganyang klaseng broadcaster, you are misinformed. Yan. So wag na kayo makikinig ng mainstream media. Ah, YouTube na lang tayo. At least eto, makatotohanan. Pagigising ko lang, oh, hindi ko alam kung anong klaseng balita yung pinaglalabas. Eh ngayon, anong nakita ko yung balita? Si Arnold Club, si Arn, may pa-imbestiga pang nalalaman, pati ang National Bureau of Investigation ay idinadamay pa sa kanilang kalokohan. Napakalalaki yung mainstream media kayo. Magbalita kayo ng tama, hindi po. Yan na yung pinagkikitaan nyo sa bagay. Trabaho nyo nga pala yan, manira ng kapwa, para kayo kumita. Kaso, ititignan mo yung iba balita mo. Manalamin ka muna, Arnold. Ha, manalamin ka. Nagawa mo? Kasi sinisira nyo yung karakter ng isang tao by publicity. Ngayon, eto, sisirain kita. Manalamin ka, yung ulo mo, malaki, hindi bagay sa mata mo. Nagets mo? Pagigising ko lang eh. Puyat na ako, pagod pa ako. Halos buhay ko, binubuhos ko para makatulong tayo ngayong pandemic. Eto, tanong ko, ikaw, Arnold Gabio, anong tinulong mo ngayong pandemic? Tanongin kita. Eto, live, may mga tao. May naitulong ba to si Arnold Arn para para sa ikabubuti ng ating bayan? Wala, di ba? Oo. Nakita mo to mga volunteers na to. Ah, eto, mga walang sweldo sa gobyerno, taya buhay. Naalala nyo ba sila? O wala. Sabi ko nga mga kababayan, if you will listen to them, you are misinformed. But if you don't listen to them, you are uninformed. So better go to social media and watch it by yourself. Di ba? O ngayon, pagtutuunan kita ng pansin. Patrip na. Kagigising ko lang. Alam mo ba, Arn, kung anong oras ako natulog? Alas 5 ng madaling araw. Bakit? May bisita ako, isang taga-Taytay Rizal at isang taga-Sampaloc na humihingi ng tulong at tutulungan natin. Ha? Kayo, anong pinaggagawa nyo? Magbalita ng fake news. Diba? Puta, itatrial nyo ako by publicity. O, ngayon kayo mag-trial. Eto, may mga tao dito. O, ayan o. Ayan. Ayan. Yan mga maliliit na ating mga kasamahan na nandun sa talampakan ng lipunan. Naalala nyo ba sila ngayon may COVID? Wala. Bakit? Tago kayo eh. Takot kayong gumastos. Mga style nyo, bulok. Oh, meron pang isa, babae, yung kasama ni Arn. Oh, alam mo, untog nyo na lang yung ulo nyo sa sarili nyo dyan sa pader para magising kayo paminsan-minsan. Nang minsan-minsan sa buhay nyo, gumawa kayo ng tama. Kayo ah, hamunin ko. Sana gumawa kayo, tumulong kayo bago matapos tong COVID. At titingnan natin kung may gagawin kayo. Pag wala kayong ginawa pagkatapos ng COVID, dimandahan tayo. Nauna kayo, inignite nyo ako eh. Ha? Pupulbusin ko kayo. Kahit mag-ubos ako ng daan-daang milyon, maipa-demanda ko lang kayo. Tingnan ko lang. Ngayon, ito, reaction ko na lang to sa mga pinagsasabi niyong kasinungalingan. Kamukulodugo ko sa inyo. Pero, tama na yung 5 minuto ko sa inyo. Marami pa akong bibigyan.